Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nag-enjoy ang mga batang PhilAm hoops player sa ginanap na Filipino Heritage Night sa New York at New Jersey, kung saan nakilala pa nila ang kanilang mga NBA idols. Nagpapatrol, John Tagala. Nakisaya ang mga Pinoy sa New York kamakailan lang sa dalawang Filipino Heritage Nights na ginanap sa Madison Square Garden at sa Barclays Center. Pinangunahan ng businesswoman at philanthropist na si Lloyda Nicholas Lewis sa Madison Square ang ball presentation sa laban ng New York Knicks at Toronto Raptors. Pinangunahan naman ng musical group na Broadway Barkada ang pag-awit ng national anthem sa sold-out crowd ng iconic stadium. Filipino-American Heritage Night is the largest heritage night ever, 3 consecutive years. And it's just a great opportunity to bring our community together, have fun, make a difference, and most importantly, represent. Ito isang napakalaking pagkakataon for our diaspora in the U.S. Northeast to show how big a love we have for basketball and at the same time, the many things that our community has been doing to support young athletes who will someday be playing for the Philippine flag. Ikinatuwa naman ng mga batang manlalaro ng North American Basketball Association o NABA ang makita at mapanood ang kanilang NBA idols. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga batang PhilAm na makalaro mismo sa court kung saan tinalo ng Knicks ang Raptors sa araw ding yun. It means a lot because this is my first NBA game I participated in, so I'm gonna have a lot of fun. My dream is to become an NBA player. NBA player. And how would you make that happen? Work hard, study hard, get good grades, attend a lot of schools. Para kay Jordan Bartlett na dating manlalaro ng De La Salle Green Archers, panahon na para magkaroon pa ng mas maraming PhilAm sa NBA. Coach Spoelstra, he just signed the biggest NBA contract ever. That's representation for us. We have pride that he did that for our Filipino people. We have players like, you know, Jalen Green, Jordan Clarkson. Ron Harper Jr. is a two-way player for the Raptors. Sa Barclays Center naman, enjoy ang audience sa naging laro ng Brooklyn Nets. At bukod sa pagpapakita ng gilas sa pagsayaw, nagkaroon din ng laro ang mga batang miyembro ng Filipino-American Basketball League of Long Island. Like, today's like my first time being in an actual NBA arena and I get to play in the actual court. And it's really important to me and it's going to be an experience I'll never forget. Basketball is essential for us. If we don't play basketball, then like, what is there to life? I watch basketball every day. I think about it every day. I play, I go to practice mostly like every day in a week. Naniniwala ang organizers na sa ganitong karanasan ay mas mahihikayat pa ang mga batang PhilAm na patuloy na magpursige sa kanilang pangarap na makalaro sa NBA. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Ibinida ang mga likhang Pinoy na furniture pieces at artwork sa prestigyosong Interior Design Trade Fair sa Paris, France. Nagpapatrol, Marilyn Rayray. Pagkatapos ng 4 na taon, nagbabalik ang Design Philippines Exhibitors para pagmalaki ang natatanging husay ng Philippine Artistry sa prestigyosong Interior Design Trade Fair, ang Maison et Objet sa Paris. Ito ay sa tulong ng Center for International Trade Expositions and Missions sa CITEM, ang Export Trade Promotion Arm ng DTI. Department of Trade and Industry, of course, through CITEM, is to help the SMEs, you know. We do help them, and then when we help them, we try to elevate more their abilities to produce quality products that the Filipinos could be proud of. You know, we are very, very, very grateful for the support of the First Lady. You know, she is a lover of art, and she understands quite well artist Filipino artistry. Magandang oportunidad ito para ipamalas ang samot-saring dekalidad na produkto ng mga maliliit na kumpanyang Pinoy sa global market. Animo'y isang museo na bahay kubo style, ang Philippine Pavilion na may titulong Artipelago. Agaw pansin dito ang natatanging decorative pieces at muebles. Kabilang dyan ang baskets at vases na gawa sa marmor cast material.
decorative astrological clocks, naglalakihang sculpture pieces at garden ornament. This year is an outstanding showcasing of Philippine products, mga decor in the home. And the most creative companies and innovative companies in the Philippines who came up with this designer furnishings. You can see when you look around that the concept is archipelago. Kasi archipelago yung Pilipinas. Yun ang ating pinapakita. And then at the same time, we also showcase artworks by, I think, well-known, very well-known Filipino artists. Layo ng curator ng pavilion na si Antonia Mendoza, na ipakita na di lang isang furniture, kundi isang forma ng sining ang mga naka-exhibit na kasangkapan sa pavilion. Kasabay nito ang pagpapakilala sa mundo ng husay ng Pinoy artisans. A combination of visual art and functional art. Functional pieces, furniture, which we made it signed by the designers, just like the art, the visual art, which is from famous painters in the Philippines. I wanted to introduce Filipino artists and make them global so that even specifiers from hotels can use our Filipino artists in their lobbies and private collectors. Isa sa mga artworks ay mixed media painting na hango sa pakikipagsapalaran ng mga Pinoy sa iba't ibang bansa. Nirepresent lang niya yung mga Pilipino na pumupunta sa iba-ibang lugar, tapos na-adapt niya yung iba-ibang kultura na iba-ibang bansa. Tayong mga Pilipino, yung mga madali tayong mag-adapt sa kultura ng iba. Ibinahagi rin ng artist na base sa Bulacan ang kwento ng kanyang style at technique. Nung bata pa ako, mahilig na akong mag-mix and match pa tawag doon. So mahilig na akong magsama ng mga bagay. So nung bata pa kami, sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kami nakakaranas ng kay magkakapatid na magkaroon ng mga bagong laruan. Nagnatuto ako mag-recycle. So, pag nakakita ko ng mga laruang sira, kinukuha ko yung mga parte na pa pwede pang magamit. So, pinagsasama-sama ko siya. Ang itsura nga lang, parang collage din. Isa sa pumukaw ng interest sa pavilion, ang astrological clock at ceiling lamp na gawa sa capiscels. Astrological clock. Well, we call it a clock, but it does not tell time. It's actually a limited edition mechanical art piece. Our partner, the artist, is a collaboration between the artistic element and the ingenuity, the creativeness of the Filipinos for making things work. Kilala na rin sa global market at supplier ng importers and wholesalers sa Europe at US ang ilang Pinoy brand. It's aerostone, it's lightweight, so with the name itself, it's lightweight, so it's easily being transferred from one place to another, and it's also easy to maintain and clean, and you know, the finish as it ages, it's more beautiful, or it's more antique, and you know, it's more of the art. Napahanga rin sa mga disenyong Pinoy ang furniture designer at company owner na si Matthias Dufem. It's very interesting. I work a lot with companies from Indonesia, and I see some similarities in techniques, but I also see a lot of very nice details and finishings over here. Other materials as well, so it's interesting. Proud ang Philippine representative sa Maison et Objet, sa Pinoy designers at artists, at umaasa siya na mas lalawak pa ang exposure nila sa global platform. Archipelago, as an archipelago of art, oh, di ba? So nakakatawa, we're so happy, Maison Objet is so happy together with me that we have always known the Philippines coming up with beautiful œuvre d'art and beautiful objet to surprise everybody. Representative of what Philippines is all about and how we can move forward in the international marketplace to show na the mixed media, the beautiful craftsmanship on the wood, on the metal, and to para ipakita talaga the heart of the artist in the Filipino. Next stop ng exhibitors ang Ambiente Trade Fair sa Frankfurt, Germany.
Kasama si Maan Rivera, Marilyn Rayray, ABS-CBN News, Paris, France. Tampok sa hotel na pinagdarausan ng malalaking event sa Hollywood ang mga luto ng isang Pinoy executive chef. Kilalanin si Chef John Umali sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. Isa sa sikreto ng tagumpay ng isa sa mga prestigyosong hotel sa Los Angeles, lalo na sa mga pagkaing isinisilbi rito, ay ang Filipino executive chef na si John Umali. Ang Biltmore ay ang 100-year-old icon ng Hollywood glamour at paboritong pagdausan ng mga malalaking seremonya sa Los Angeles. Ito ang unang bahay ng Oscar Awards nung nagsisimula pa lamang ito. Apat ang kainan sa hotel at buong taon ay may mga malalaking events dito. Si Chef John ang namamahala sa mahigit 150 employees mula sa mga kusinero, tagapagsilbi at pati mga tagalinis. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan nang unang makarating sa Amerika taong 2007. Nag-umpisa ka sa mga Filipino restaurant? Yes, shout out to Tita Cela restaurant in Carson. Doon ako nag-start. I didn't go to culinary. I started from the bottom. Prior going here sa US, sa Philippines, I didn't even cook, you know. Sanay tayo namin, nagluluto para sa atin and all that. But yeah, I worked my way up and 16 years after, I'm here at the Biltmore and representing. Ibinahagi rin ng 40-year-old chef kung paano siya na-inlove sa pagluluto. Paano ka nagkaroon ng interest sa pagluluto? I couldn't find a job. I have a bachelor's degree in IT actually, pero hindi ako makakuha ng work. I had to find a job, and nung pumasok sa Filipino restaurant, I felt like this is actually my calling. I was enjoying it, I was learning it fast, so dun siya nag-start. Palaging puno ang schedule ng Biltmore Hotel at kamakailan ay ginanap dito ang Astra Film at TV Awards na dinaluhan ng Hollywood stars gaya ng cast ng The Color Purple. Anong pinakamalaking challenge sa mga malalaking events na ganito? Siyempre, pressure. For this event, I think this is the first awards event for the year, especially after the strike and all that. So it's a big responsibility, you know, for me. I'm just really honored to represent the Biltmore Hotel, represent the Filipino community as well. I feel like I have a little touch on something that we do here at Biltmore. Sa mga pelikula at TV shows gaya ng Emmy winner na The Bear, pinapakita ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga kagaya niyang chef. Pero ayon kay Umali, matindi man ang pressure sa trabaho, iba naman ang kasiyahan na kanyang nararamdaman kapag nakikitang busog at masaya ang mga dumadalo sa mga pagtitipon na kanyang pinamamahalaan. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya.